Welcome back mga kalapatids. Dito pa rin sa EA Love TV. And today, ngayon ay Friday. At ito ang loading day ng first lap ng aming derby race dito sa Norte. Kaya kung gusto nyo samahan at malaman kung ano yung mga gagawin natin na conditioning bago natin i-load sa derby. Si Black, samahan nyo ako. Tara. Good day mga ka-EA. Welcome back sa ating YouTube channel. Time check 6:49 AM. So ito yung update sa ating Flyers Lop. So noon last time na nakita nyo ating ginawang aviary, puro kalawang nga, no? So sa wakas napinturahan ko na rin yung ating simpleng aviary, no? So okay naman yung naging outcome kahit pa paano. Hindi siya ganun kaganda tingnan, pero at least yung pinaka purpose natin is makapagpa-viewing man lang tayo ng ating mga young bird or yung mga bago natin tinitraining, ayan na nga, no? So ito is natatanggal, so pinapatong ko lang ito, ayan, kung mapapansin nyo, angat. So simple lang matanggal, simple lang din maibalik kung sakaling kailangan natin mag-viewing, mag-stay yan dyan. Pero kung kunyari medyo okay na yung mga trainer natin, ay mga training natin, nakakaronda na, pwedeng-pwede na natin tanggalin yung pismong aviary na yan. So ito yung update sa ating mga ibon, ayan. So nung nakarang araw hindi ako nag-vlog, pero nagpakawala ko yung tatlo natin na binoviewing dito na mga young bird, yung Alphonse, yung Vandenwegen, tsaka yung Victor Lim ex Benito Goke, pinakawalan ko na nga, no? So habang pinipintahan ko nga to, nagparonda ako. So yun, rumonda naman yung tatlo kasabay ng iba nating mga warrior, kaya lang merong hindi nakabalik agad na dalawang warrior. So nagantay pa tayo ng almost siguro mga 6 hours bago mag-uwian yung iba. Tapos yung isa naman, after next day na umuwi, no? So yun ang nangyari, pero yun, kahit pa paano, maganda naman yung kinalabasan ng unang ronda nila dito sa atin sa EA Loop. Nakabalik pa rin naman sila kahit pa paano. Update muna tayo mga ka-EA. So eto nga si Black, no? So meron tayong mga ginawang changes para kay Black, para mas ma-motivate natin itong ating warrior na to. So sinamahan ko na siya ng kapares. Ayan, actually kakasalang ko lang sa kanila nito. Noong nakaraan dito nga nakakulong si Black, tapos nandito yung kapares niya. Meron silang tawag nito, parang harang, ito nga yun, no? So tamang silip-silip lang, pero pares na pares naman natong dalawa na to. So naglagay na rin ako ng pugad, at least para mas ma-motivate natin si Black na umuwi sa ating derby na, which is dito nga sa first lap dyan sa may Santiago Isabela, no? So kung di ako nagkaamali is nasa 230 to 220 plus kilometer air distance na yung layo. So hopefully is makauwi nga si Black sa first lap, no? Para at least sa second lap meron pa rin tayong panlaban. So eto naman yung update dun sa ating ipaparakol gipboard. Ayan, so malalaki na. So shoutout din pala kay Boss Glenn Nazareth, ayan. Dahil yung isang anak nga nung ating pares na to, yun nandun sa kaliwa, yung off color, kamukha ng tatay, mapupunta sa kanya, no? So yun, tapos yung Black, automatic ipaparapol gipboard natin. So abang-abang lang, dun sa mga masisipag natin mag-like and share ng video, sa mga solid supporter, abangan nyo yung nalalapit natin na parapol gipboard. Ayun, no? Gandang-ganda, oh. So ito na, no, mga ka-EA. So nilabas ko yung ating apat na ibon, kaya lang yung isa bumaba agad kasi nga pinabara ko nung isa nating warrior dito. Ayan, no, hinaharangan niya yung entrada. Dito lang yung makasampa itong isa. Ayan, sampa ka na ron. Ayaw niya, ayan. May nagsisiga-sigaan na naman na bago, no? So ito, napakaganda ng panahon ngayon dito sa amin sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, mapansin niyo, asul na langit. Tapos may katamtamang
hangin, no? So presko kasi na nga, December na nga, ay December na nga, bear month na nga, no? So I mean malapit na mag-December, no? So yun. So may nagpaparonda pa nga doon. So mamaya papasyalan natin si Boss Jordan kasi si Boss Jordan ang maglo-load ng ating ibon, no? Para sa darating na North Derby race, no? So maglo-load kami ng ibon dito na kay Boss Glenn Nazareth diyan sa may barangay Bigte kasi nagkaroon ng problema yung loading station namin diyan sa Ridge Point. So lumipat ng bahay si Jericho Kakayuran kaya yon nawala yung loading station namin kaya ang mangyayari, kay Boss Glenn Nazareth kami maglo-load ng mga warrior namin. A few moments later. What's up mga ka-EA? So, nandito na naman tayo ngayon kay Boss Jordan. Ayan, busy-busy yung tropa natin. Sinalood na tayo ng mga... Ano niya? Ah, boss, balita. Mga may lulutuin ka. Ginawa mo na chance yung ano ah. Ang kayod ah. Ganda na ng lop ni Boss Jordan, no? Ayan, no? Doon sa mga gusto magpagawa ng lop, eto. Hindi, joke lang. Sliding door. Ayan, no? O, diba? Ayos. Tapos, ang ganda ng fly pen niya. Ang lawak. Talaga makakapagaspas yung mga warrior niya dito. Tapos, naka-Sputnik type ng trapdoor. Ayan, ganda. Quality. Tapos, yung breeding cage niya. Ayan, organized na rin. Maayos na maayos na, no? So, parang gusto ko rin magpagawa ng ganito kalaki, ha? Ang ganda, ha? Ayan, no? Nakakapagaspas na yung mga warrior niya dito. Kumpara nung nakaraan na dog cage nga lang din yung kulungan niya. So, in-upgrade niya. Ito pa rin yung old niya na kulungan. So, nilagyan niya na ng extension. Tapos, pinataas niya lang. Ayan. So, napakaganda. Ito, mga ka-EA, meron ditong pinakita sa atin si Boss Jordan. Natrap yung daga. Oh, ayun oh, galing ah. Oo. Oh. Nako. Ano nangyari diyan? Kung gusto niyo bumili, bilhin niyo 'to. Ano nangyari pa paano na ipit yung daga diyan? Ano hindi sila sadya? No, koro ni huli niya dito eh. Antin. Ah, dito lumusot. Ah, yari yan. Kalaban ng warrior natin yan, delegates yan. Salamat ang script bahay namin ah. Oh. Kailangan maano yan, madispatcha na yan. Kasi baka maging sagabal pa yan. Ito yung mga breeder ni Boss Jordan, no? Mga bago to. Yung nakapag-lop visit tayo nung previous vlog natin, no? Siguro mga 4 months ago na nag-lop visit tayo kay Boss Jordan. Iba yung mga breeder niya. So ito yung mga breeder niya na to. Ito yung mga mabibigat na mga linyada na, no? So meron ditong Crack 52, may high milim. Tapos may Jansen, no? So sa susunod na natin ipapakilala yung mga bagong foundation bird ni Boss Jordan. So ayan, no? So dun sa mga nagtatanong, ayan yung tropa natin. Kasama natin lagi mag-load, mag-training nung nakaraan, no? Nagro-road training tayo dan sa norte. So ayan, ito na yung maganda niya, upgraded na pliers lop. 75 years later. Update muna tayo mga ka-EA. Time check, 7:15 AM. So, ito na yung status nung isasalang natin sa North Derby. Mamaya, no? So, dumaan na tayo kay Boss Jordan. Napasuyon na natin na ikarga niya nga to mamayang hapon dun kay Boss Glenn Nazareth. So, ayun. Magkakaalaman na. So, para sa ating conditioning or bago natin i-load mamayang hapon, etong si Black, no? So, meron tayong mga gagawin na... So, ayun na nga, no? So, meron tayong gagawin na ritual para dun kay... Black Mamba natin. So, eto, naka-ready na yung ating mga gagamitin. Meron tayo ditong mani. Ayan. So, mano-mano natin siyang susubuan ng buong mani. Siguro mga 10 piraso. Para pandagdag enerhiya rin sa kanya. Para pag lumipad siya pabalik, dito siya huhugot ng enerhiya. Tapos, syempre, yung ating power wings. Tsaka yung anti-stress natin na ideal pills, no? So, isa lang nito, 10 mani. Tapos, 2 patak ng power wings, no? Para nga, pang... pondo sa lakas ni Black Mamba natin. So hopefully maging epektibo yung pamamaraan natin. So marami naman gumagamit ng pansier ng gantong method. Yun nga lang, syempre, swertihan na lang din kung makakabalik. Tsaka syempre, patalinuan na lang din ng ibon. No? So hopefully, matalino si Black natin, no? Makauwi. So yun. So hanggang dito na lang muna ating vlog for today's video. Maraming salamat dun sa mga solid supporter natin. Syempre, huwag niyong kakalimutang mag-like and share at mag-subscribe. At para ka doon makasali doon sa ating nalalapit na raffle gift board, syempre, antabayanan nyo lang, no? So, maglalabas tayo ng
na mechanics, pag malaki na yung ibon, so abang-abang lang, syempre, baka maubusan. Maraming salamat. Ingat kayo mga kalapatids. Keep safe. God bless.